pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ginagawa nyo? Ilang taon na nasa pwesto, wala naman pagbabago. Ang lakas pang mangutog, ginagago ang mga tao. Sarili lang ang iniintindi, hindi ang kapwa Pilipino. Kayo ang nasa pwesto, sablay na nga kayo. Tapos ngayon ay tatakbo at gusto ng pagbabago. Pinangako nyo sa bayan ay kabaliktaran. Ngayon mulat na ang mga tao at nagkaroon ng kamalayan. Mga sana online dapat inyong ginampanan. Noong kayo ang naghahari, tuwid daw na daan. Kapag hindi nyo kapartido din yung masuportahan. Sa kasalukuyan ang sinisisi sa inyong kapalpakan. Imbis kayo magtulungan, kayo pa'y nagsisiraan. Kunwari makabayan tang ina, puro naman kaplastikan. Hindi na tanga ang Pilipino para sa inyo magpauto. Kayo'y may dilang anghel, ang pagkatao ay demonyo. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Sila daw ay makapayan, makatao, makadiyos. Sila daw mag-aangat sa ating bansa na naghihikahos. Kasama pa ang ilang media tang inang bayaran. Napilit natin natakpan ang katotohanan. Kung ikaw ay uto-uto, maniniwala ka naman. Hindi lahat ng nakasulat ay dapat paniwala. Pahiro-hiro tang ina, lahat puro kasilungalingan. Nawala disiplina ng Pilipino sa inyong kagagawan. Ilang taon kayo sa pwesto, wala naman nangyari. Pinagawa nyo mga CR, magkakatabi kapag tumain. Yan ba inyong pinagmamalaki na sinasabi nyong disenda? Lahat ng inyong kapalpakan ay sinisisi kay Duterte. Pag naging official ka at kalaban mo sila, asahan mo na, tang ina, gigipitin ka nila. Tulad ng Aquino at Romualdez, grabe talaga. Nangangailangan ng taong bayan, pero eto ang napala. Ano aabake ang ating bansa kung utak pa urong? Binuboto nyo sa halalan yung mga nakakulong. Sobrang kapal na mga mukha, di na iba ang gulo. Kaya usad ng ating bansa, paurong di pa sulong. Maraming puryektong di natapos, sayang lamang ang pera. At ang pondong nakalaan dyan, kanilang binubulsa. Nasira tuluyan ang Pilipinas dahil sa EDSA. Pinaalis ng diktador, bobo ang ipinalit nila. At ang kahirapan sa ating bansa ay lalong lumala. Imbis Pilipinas ay umangat, lalong nalubog. At pag-aari ng ating bansa, kanilang binenta. Nakakulong na nga si Joma, pinalaya pa nila. Kung hindi binagsak ang martial law, mala North Korea. Ang sasapitin ng ating bansa sa kamay ng komunista. Binulag ang mata ng mga kabataan sa mga sinulat nila. At ang laman ng mga libro, lahat pabor sa kanila. Dilawan.